What's up mga tol? Naalala nyo pa kaya ang veteran actor at isang bodybuilding na si Max Laurel? Sa video ng ito mga tol, alamin natin ang kanyang buhay. Tara! Bago pa man sumikat sa mundo ng showbiz, ang veteran actor na si Max Laurel ay una muna siyang nakilala bilang isang bodybuilding sa Pilipinas. Dahil nga sa taglay nitong katangkaran at matikas na pangangatawan bilang bodybuilding, ay nabigyan nga si Max Laurel na ipakita sa mundo ng showbiz ang kanyang talento sa pag-arte. Sumikat pa nga ng gusto at nakilala noon sa mundo ng showbiz si Max Laurel dahil nga sa kanyang ginampan ng papel sa isang orinal na gumanap sa sikat na comics karakter na pinamagatang Zuma, na siya nga mismo doon ang gumanap bilang isang taong ahas sa pelikula. At nasundan naman ito noong 1987 na pinamagatan naman na anak ni Zuma. Hindi mo kumakain ko na mayroon ako ng pangyarihan para matagpuan ang sino mang gusto kong hanapin. Hindi ako natatakot sa iyo, Zuma. Handa akong harapin ka. Papayaan mo ng mga taong bayan. Paano mga biro? Dahil sa kanila ay nagkaroon ng nagkupara ng aking pananampalataya. Talagang impacto ka, Zuma. Dahil na rin sa kanyang katangkaran at tikas ng pangangatawan nitong si Max Laurel, ay gumanap nga siya sa maraming ma-action na mga pelikula bilang isang kontrabida. At ilan nga sa kanyang mga pelikulang tinampukan ay ang mga pelikulang Durugin si Tutoy Bato noong 1979, Ang Panday noong 1980, Ang Maestro noong 1981, at Tatlong Baraha noong 1981, Wild Wild Wing 1982, Mad Warrior noong 1984, Sergeant Claren, Bala Para sa Ulo Mo noong 1990, Lucio Margallo noong 1992,